mga langga, today's video, I am going to share to you my experience at saka ano ba yung dapat natin gawin at magkano yung magagastos kung kukuha ng driver's license. This video, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Mahirap ba kumuha ng driver's license ngayon? Mahal ba? So, if you are asking, please keep on watching my video. So, nakuha ko yung license ko last January 8 lang. Here is my license. Sana all! Hindi pa siya naka-ID because siguro hindi available. I have to come back 1 week after. Eh, medyo busy pa ako ngayon. Sana all! Pero okay naman to. Yan, valid as license na. So, makapagmaneho na ako na ito lang. Eh, bago mo makuha yung non-professional driver's license mo, dapat kumuha ka ng student permit. First thing na dapat yung gawin is maghanap kayo ng driving school na accredited by LTO. Sa pagkuha ng student permit, ano ba yung mga kailangan o ano ba yung mga requirements? First is yung ADL form na makukuha mo sa LTO. Second, dapat may certificate ka ng 15 hours TDC o yung tinatawag na theoretical driving course. Third is yung medical certificate. Fourth is your PSA or NSO birth certificate. And lastly, one government valid ID. So pag nakahanap na kayo ng driving school, sa driving school kasi iba-iba yung rate. Depende. First na dapat mong gawin is maghanap ka talaga ng driving school na suwak sa budget mo. Yung sa TDC, may 1,500, may 2,000, pero usually 2,000 is the maximum rate for TDC or theoretical driving course. So sa mga driving school, nagre-require sila ng 50% down payment para makapag-book ka ng appointment for them. Medyo maraming kumukuha ng TDC ngayon, so you have to book early. Ako kasi nakapag-book ako sa isang driving school pero na-forfeit yung nabayad ko kasi nagmamadali akong makakuha ng driver's license. Sana or once nakapag-appoint ka na ng appointment, dapat puntahan mo yung schedule na yon. If it is 15 hours a session, 5 hours a day. So ako, na-complete ko yung 15 hours ko 3 days from 1 p.m. to 6 p.m. So yun yung schedule ko. Ngayon, pag natapos mo na yung 15 hours TDC mo, congratulations! May certificate ka na for your student permit. On the next day, nung nakuha ko yung certificate ko, na-process ko yung student permit ko. Nakuha ko agad in just 30 minutes. Saan ba pwede mag-apply ng student permit? Pwede ka pumunta sa main office ng LTO o sa mga mall na mga extended for renewal at student permit only. So ano kailangan mong gawin? Dalhin mo lang yung requirements mo. Okay, ito yung mga requirements. Ayan na, ay student permit ka na. So magkano yung nagastos ko for student permit alone? Number 1 is yung TDC worth 2,000 pesos. Second, yung medical certificate is worth 400 pesos. Tapos, yung student permit na it's worth 317 pesos and 63 centavos. So, ang total na babayaran mo to get your student permit is 2,717 pesos and 63 centavos. So, once nakuha mo na yung student permit mo, yay! Congratulations! Pwede ka nang mag-drive, pero dapat may professional driving license holder kang kasama. You have to wait for 1 month, yes, 1 month, para makakuha ka ng non-professional driver's license.
I suggest while waiting for that 1 month, kumuha ka na ng 8 hours practical driving course sa iyong driving school. Yung 8 hours PDC or practical driving course is recommended for those who knows already how to drive. Sana all! Magkano ba yung PDC? Depende yon sa number of hours, of course, at saka sa type ng car na gusto nyong i-drive. Merong 4,000, 5,000, 6,000. In my case, I paid 4,000 pesos for sedan type manual plus 1,000 pag automatic. Actually, kumuha ko ng PDC in other driving school dahil number one is yung schedule. Kailangan kong kumuha ng non-professional driving license after a month kasi nga nagda-drive na ako. Sana or. Yung driving school ko previously kasi medyo fully booked na sila for PDC. So kailangan kong mag-PDC last December para after a month nung student license ko, makuha ko agad yung non-professional. So yun, kinuha ko for 2 days, natapos ko yung 8 hours PDC or yung practical driving course ko. So, ano naman yung mga requirements to get your non-professional driver's license? Number one is yung PDL form na makukuha mo sa LTO. You fill in all the informations. Number two is yung 8-hour practical driving course mo, original copy. Third is yung medical certificate, original copy din. So, kung gusto mong kumuha ulit ng medical certificate, you can reprint, no, for your hard copy. Last is your student permit. So, saan naman pwedeng kumuha ng non-professional driver's license? Only sa mga LTO offices. Di ka pwedeng mag-apply sa malls. Okay, so again, sa malls, dapat renewal lang at saka for student permit. Kung kukuha ka na ng license, maaga ka pa sa LTO. Like for me, I spent 6 hours. Yes, 6 hours. So I started there 6 o'clock in the morning. Natapos ko ata like around past 12 na. So depende yon sa mga LTO branch. Mayroon silang appointment. Di ko alam na kailangan mag-book o mag-schedule. I got there early in the morning, like before nag-open sila. May mga LTO branch na nagki-cater lang ng 70 persons per day. Thankfully, maaga ako doon, na-cater ako on that day. So, waited there for 2 hours, 8 a.m. ata, nag-open yung LTO. Once you get there, syempre, kailangan may face mask at saka yung face shield. You have to submit now all your requirements, yung 4 na requirements for evaluation. So, once na-submit mo na, you have to wait for your name to be called. Pag natawag na yung pangalan mo, so you have to pay for exam. 167 pesos yata yun. After that, you have to go to the exam room. Papipiliin ka if Tagalog o English yung type of test na kukunin mo. So, you have to pass their exam. Yun is 40 item test. Dapat 30 and above yung score mo para makapasa ka sa exam test. Pag nakapasa ka, kukuha ka na ng practical driving tests. May babayaran ba? If you have your car, then wala ka nang babayaran for the driving test. Pero pag wala, you have to rent and you have to pay another 150 pesos. After mo nakuha yung practical driving test, you have to wait again para matawag na yung pangalan mo for cashier again. You have to pay another 652 pesos for the driver's license. After mong makapagbayad, you have to wait another minutes and so para matawag na for releasing. Yay! Yes, releasing na. So you have to wait for your receipt. Yan. So may tatak na. And I have to wait for another week and so para makuha ko na yung ID o naka-plastic na tinatawag nila. So magkano ulit yung nabayaran ko for non-professional driver's license?
Number one is yung PDC worth 4,000 pesos. Tapos, yung reprinting for medical certificate is 80 pesos. Tapos, yung exam is worth 167 pesos. And lastly is yung 652 pesos is for your driver's license. So, yung total na nabayaran ko for non-professional driver's license is 4,800 20 plus yung reprinting na 80 pesos, approximately 4,900 pesos lahat na nabayaran ko. Pag pinagsama natin yung student permit at saka yung non-professional driver's license ko, it's worth 7,700. Kapag may non-professional driver's license ka na, legal ka na makapagmaneho! Yay! Congratulations! So that's it mga langga. Thank you so much for watching my video. I hope nakatulong ako para sa iyong pagkuha ng non-professional driver's license. Thank you so much and see you next time! Bye! 2,400 300 Aso! Sorry for the aso, meow. Ingay yung mga aso! Quiet!